Ayan, good afternoon mga kalingap. So, ito kami sa Pamaring Inusor, nag-scout ng aking asawa. Ayan, meron po kaming nakita dito na isang pamilyang sobrang hirap din . Tapos yung mga bahay dito, para silang mga tawag doon. Ha? O, parang mga kubo-kubo lang yung mga bahay dito. Kain man, garong mayo kong nahiling naharong. Parang wala po akong nakita ng bahay. Ay, ayun. Ay, sa taas. Taas. Aray ko. Ito ba o yun? Mga kalingap, si ano yung pangalan mo, be? Janine po. Ayan, si Janine. Ilang taong ka na? 16 years old po. 16 years old, taga dito sa Lupe? Iyo po. Lupe, ito ano? Camarines. So, ito po si Janine. Ayan, si Janine. Pasensya na po at medyo lutang ang isip ko kasi sobrang init po dito at ang tagal na namin nag-ikot sa lugar ng Camarines, sir, dito sa Lupe. So, ito po yung natagpuan namin si Janine. Wala kang pasok ngayon, be? Wala. Ayan. Si Janine po is may problemang problema na hindi niya masabi sa magulang. May ganun ba? Mga hindi mo masabi sa magulang? Yes po. Tulad ng ano yung mga ginagawa mo? May pagkakataon po kasi na sa school po, marami pong mga pinapagawa ang mga teacher, ganun po. Mm-hmm. Tapos minsan po nagkulang po sa budget talaga po. Na halimbawa po pag may gagastusan, ganun. Hindi, wala kang pang Meron po, kasi nahihiya po akong humingi ng pera sa magulang ko dahil po, marami din po siyang ginagastusan na importante po talaga. So ano yung hanap buhay ng pamilya mo? So si Papa po nag-construction worker po, tapos si Mama po minsan po nagtitinda po siya sa kalsada ng mais. So parang kulang yung, sa tingin mo kulang. Opo. Pero nagsasabi ka naman kinikimkim mo lang. Nagsasabi ka na, ay ma, kailangan ko ng ganito. Or nakikita mo kasi hirap na hirap na yung magulang mo, kaya hindi ka na naghihingi. Pag pag yung kailangan po talaga sa school, nagsasabi po. Pero kung hindi naman, hindi ka talaga nanghihingi, ano? Hindi. So ano yung sakit na inaano mo? Parang ano yung sakit mo talaga na? Sa sa katawan ko po, minsan po, yung ulo ko po sa mga sakit, ganun po. Tapos may pagkakataon po, pag-isip po ako ng isip yun, umatake po yung tapos hindi ko na po alam ang ko. Basta po na hihimatay na lang po ako, ganun. Hindi ko na po alam ang nangyayari po, ganun. Grabe, Grabe po ang dinadaanan ni Janine. Ano yung ibang ginagawa mo pag may tulad ng anong naikwento mo kanina, parang minsan naiisip mo na ano yung pumapasok sa isip mo, bakit hindi mo siya mapigilan?
Pag halimbawa po nade-depress po talaga ako, hindi ko po talaga maiwasan na ano po, yung maglaslas. Bakit? Bakit ba't mo naiisip yun? Anong pumapasok sa isip mo? Bakit? Ano? Bakit mo nangyayari? May mabigat ka bang problema? Ano ba yung hindi mo masabi sa pamilya mo na problema? May pinagdadaanan ka bang ganun? Hindi ko lang po talaga kayang ano, pigilan po. Pag naiisip ko po yung bagay na yun. Ano yung bagay na yun? Yung... Pag may problema po, ganun po, kalaking po. Sa school nga po, tapos sa mga nangyayari pa po, ganun. Nangyayari sa buhay mo or sa, ano yun, sa pag-ibig ba yan o hindi man? Hindi po, yung, halimbawa po, sa pagkikip, ako po kasi yung ano, yung mahiyaan po talaga ako, ayoko po itong makikipag-socialize ako sa ibang tao, kaya po yun. Pag nahuhusgahan po nila ako, yung dinadaan ko po sa ano, ganun. Ah, ba't ka hinuhusgahan nila? May ano yung panghuhusga na ginagawa sa'yo? Kasi sa tingin ko naman, napaka-bait mong bata, ano? Diba? May mga nambubuli sa'yo sa mga sa school or ano yung parang anong... Meron dati. Alam na po nung elementary ako. Mataba po ako kasi dati. Yun po. Mataba ka dati? Parang hindi naman at napakapayat mo na baga. Nung elementary po. Mataba ka. Totoo ba na nangyayari yun? Walang-wala talaga? Opo, maraming pagkakataon. Tapos, nung ano po, ngayon po, nung siguro last year lang po, nagtitinda nga po yung ano ko, yung mama ko sa kalsada. Yun po, minsan po may pagkakataon pong binabanggit nila yun, tapos pinagtatawanan nila po ako, ganun. Ano naman masama doon sa pagtitinda? At yun which is yun. Na hindi naman masama yun, di ba? Yun nga po yung problema sa ibang tao. Inuhusgahan ka, ano? At pinagtatawanan yung trabaho ng nanay mo. Yun po. Kaya doon ka lalong na ano? Pero yung nangyayari ba talaga yung parang walang-wala talaga kayo minsan or madalas? Madalas po. Walang-wala talaga? Opo. Lalo na po nung ano, nagkaroon po ng pandemic. Ang may pagkakataon po talagang marami, lahat pong ano, tindahan na ano po, nauutangan na po ng magulang ko. Para lang po ano, may pangkain po kami sa araw-araw. Kaya yun yung lagi mong naiisip. Ano yung pangarap mo sa buhay? Maging ano po, maging guro. Ah, guro. O kaya po ano, psychiatrist talaga. Ah, kumbaga psychiatrist para yung sakit mo is... Ako po umisi yung ano, gagawa ng lunas. Oh, galing ano. So, ano yung ano talaga? So, anong status mo sa pag-aaral mo ngayon? Ano ka ba? High honor or with honor? Ano na po? Kung kang ano po, second grading po. Ano ko ang 40 ano po? Ay 94 po yung ano average ko. Isa na lang po with high honor. Parang mataas talaga. Focus ka sa pag-aaral. Pero huwag mong isipin yung mga sinasabi ng mga ka-classmate mo. Hanggang ganyan ba? Ganun pa rin yung sinasabi nila? Hindi naman. Hindi na ano? Yung iba lang. Hindi yung sobrang mapanghusga. Doon ka talaga na ano? Ayaw mong husgahan ka ng parang ayaw mong... Ano? Oo. Okay lang po yung ako yung husgan pero po yung idadama yung pamilya ko. Ayaw ko po talaga. Kasi hindi naman po sila ano. Wala naman po silang ginagawang kasalanan. Bakit pa po nila husgan? Saka marangal po yung trabaho nila. Kaya nga ano. So, ayun mga kalingap, yung bahay kasi nila. Ito din yun, minsan. Sobra nasa bundok kayo, ano? Nasa bundok. Nasa bundok yung bahay nila mga kalingap. Nakita nyo nung inakyatan natin kanina. So, hindi biro. Ano yun, minsan ba naglalakad ka lang pagkapasok sa school, nung, pag walang-wala ano talaga? Nung grade 9 po, opo, naglalakad po talaga. Pag yung pong marami mong gastusan sa, ano, sa school po, pag walang-wala na pong pamasahe, naglalakad po talaga. Ano yun, madalas? Minsan lang po. Minsan lang. So ngayon, bay, anong pangarap mo dito sa inyo, sa pamilya mo, anong gusto mong makamit? Siyempre, una-una po, ano, gusto ko pong ano, mapagawa ng bahay ang pamilya ko. Si mama po. Mm-hmm. Kasi gusto ko pong maranasan nila yung ano, kaginhawaan bago po sila ano mawala. Ganun. Mm-hmm. Kasi ako na lang po yung ano inaasahan ng pamilya talaga. Ako na lang yung nag-aaral. Ikaw na lang.
So minsan ba nagtitinda ka rin? Hindi ka nahihiya na magtinda ng hindi po. Ng ano ba 'yan? Mais. Yung mais. Nakikita natin 'yung sa kalsada ano sa may ano, sila 'yung nag-aalok ng mais. Ayun. So, paano pala kung walang ano, walang mais? Anong ano po? Si Papa mo lang ano? Si Papa po. Construction. Sobrang init pa po. Mm. May pagkakataon din po na ano, yung si Papa po, minsan po na ano, nababagsakan po siya ng ano, malaking bato din. Ah, bakit nasa ano siya? Ano po din? Rickrap po. Ah, rickrap. Oo, nag-rickrap. Sa kalsada, sa ano, tabi ng kalsada po. Kasi ano, nagme-majorette ka. Opo. Paano yung, di ba may sakit ka, paano yung nangyayari? Pag yung nasobrahan po sa pagod talaga. Ah, sa sobra sa pagod, nanginginig ka? Opo. Ganun. Ano daw yung sakit mo? Kasi po, nagpa-laboratory po kami noong ano, noong last year po. Hindi po natapos. Sobrang mahal po kasi ng sobrang mahal ng babayaran. Pero ano po, yung sa ano ko lang po, yung dugo lang po yung ano, yung ano na hanggang doon lang po sa dugo. Tapos ano po, yung po nga ang baba ng dugo po yun po. Ah, sobrang baba. Dapat natutulog ka naman ba ng maayos? O hindi ka talaga nakakatulog pag minsan? Hindi po talaga. Yung para pong ano, insomnia ba yun? Oo. Yun po. Nagpa-check ka na ba sa psychiatrist minsan? Hindi. Kasi di ba, sila ang nakaka-ano pag ganong may tawag yan, may ganong sakit na hindi makatulog. Tapos may mga, kumbaga sabi mo nga, nag-ano ka na, naglalaslas ka na ng kamay mo. Ano yun? Madalas ba yun pag yung ina-atake ka? Yun talaga yung ginagawa mo. Paano? Buti napipigilan ka ng ano? Buti hindi mo natutuloy. Kasi tingnan mo yung dito niya may mga patingin nga ba? Ayun oh. Siganto po ang marami talaga. Ah, dyan sa ano bakit? Tingnan mo ang mga tainga pa yan sa kamay niya. At din sa tiyan mo meron din? Apo. So, may picture po ako. Bakit? Bakit? Ba't mo ginagawa? Anong nasa isip mo? Ano'y pakiramdam mo? Alam mo pa ba kung na ginagawa mo yun? O hindi? Minsan po, hindi. Patingin nga ng picture? Ito po, ganito po. Ang ganyan, ano? Ayan, o. Hindi, ayan, ano lang. Papasa natin mamaya. Grabe. Kailan lang yan? Siguro po last year. Last year nga. Ano ba si Nay? Andiyan ka po. Ay Nay, pwede ka bang makausap about dito kay Janine? Pwede ka po makausap dito? Nay, anong pangalan mo po? Aileen po, Aileen. Pero gustado po ako hindi yung aba. Aba? Ano pong aba? Aba po, andiyan ako hindi. Gustado po ako hindi sa aba ang sa kuya ng palayaw. Ano pong masabi niyo sa sakit ni ano ni Aileen, ni ano, ni Janine? Ano yung mga ginagawa? Alam niyo po ba yung mga ginagawa niya pag ina-atake siya? Iyo po. Tagalog. Iyo po. Pero nandiyan po. Tagalog. Well, kung kaya po ng Tagalog, pwede po Tagalog. Pero kung may halong salak, pwede man. Opo, alam ko po. Kaso po, yung ginagawa niya pong pag-ano niya sa sarili niya, kailan lang, kailan ko lang po yan alam, nalaman. Yung pagpasok ko sa kwarto, nakita ko po siyang mahawak na yung itak po, ginaganyan niya yung sarili niya. Bakit po? Yung ganito pong ano po sa kanya. Hindi mo ba tinatanong na eh kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung problema niya? Minsan po kaya, nag-aaway din kami mag-ina. Bakit niyo po inaaway si Janine? Anong ginagawa niya? Minsan po kaya, minsan nag-aano siya. Kitiktok? Hindi naman po. Ah, hindi naman. Tapos siya, napasokan ko po siya, mahawak siyang ita. Sabi ko, sa kanya, kasalanan sa Diyos na anuhin mo yung buhay mo. Ay, upo, mas ano kanya. Yun, kailangan po na... Tapos yun po, parang dalawang beses man lang po niya yung ginawa. Pinaliwanagan po siya na kapatid niya, ako na pinakamalaking kasalanan yung sa Diyos na itinan mo ang sariling buhay mo. Yun po ang sabi ko sa kanya. Hindi mo naman siya tinanong kung bakit niya ginagawa yun? Tinatanong ko rin po, kaso hindi naman siya umiinig.
Kasi ang sabi niya po is sobrang hirap daw. Kaya niya nagagawa yun. Siguro po sir, sa minsan naangutan ko po siya, minsan nahagot sa akong kwarta kung akong maitaog. Wala po kayo maibigay ano? Yun po. Kaya yun po garuyan ang ano niya sa sadiri niya. Sobra po bang hirap talaga ng buhay natin ngayon? Ano? Yun po sir. Na hindi natin maibigay yung kailangan ng bata sa pag-aaral, no? Ayun. Kasi siguro po naisipan niyang ganyan yung gagawin niya. Pero masama yun, ano, ganin. Masama yung ginagawa na masaktan mo yung sarili mo. Ano nga po ang sabi ko sa kanya? Sabi ko, dawa niya ako kita mag-tiis. Tayo mahirap. Ayun po, dawa kami mag-hirap. Huwag niyang gawin niyo, kasalanan sa Diyos. Sobra pong kasalanan sa Diyos yun. Okay. Dahil sa kanyang ginagawa. Hindi po tanggap sa ano yan, sa langit yung nagpapakamatay, di ba po? Yeah. At ako po makidisman po ako, kaya alam ko po yung kasalanan. Ano yung relihiyon mo na yun? Katoliko po. Ah, Katoliko. Ayan. Ang bahay niyo po baga parang garaba na baga, sira-sira na? Sira-sira na po talaga, sir. Wala pong mapagkukunan pang pangka. Ayos. Talagang hirap na hirap ako ngayon. So ayan ay si mga kalingap, si Janine tsaka si Nanay Aba. Ayan, sa sobrang hirap po kasi yun na medyo naiisip ni Janine na wakasan ang kanyang sariling buhay. Ano yun po? Ano na yun? Sobrang hirap po para sa anak mo na hindi mo talaga maibigay yung gusto niya. Hindi naman ano, hindi naman yun ano Janine, ano yung parang personal, yung parang pang ano yung tawag yan? Yung di yung parang naiinggit ka lang sa mga classmate mo, parang gusto mo mabili ng mga gantong bagay pero hindi kaya ng magulang. Hindi naman, parang pang-school po, pang-school lang talaga ano. So yung isa bang mga kabataan gan parang ano na lang naiinggit sa mga klase. Yung iba may mga magagandang kas hindi kaya ng magulang ko ano nai. Pero si Janine hindi naman ganoon. Naintindihan mo naman yung sitwasyon ng buhay niyo, no? Pero yun talaga parang pag kailangan sa school lalo sa mga project, hindi maibigay, walang pera, parang doon ka na stress ano. Ayan ay si Janine po baga ano yung naibanggit mo kanina, parang may panata na siya na every sampo yun. Sa may papunta pong Dait, sa Kalagbangan po. Ah, Kalagbangan. Dait na po yun or ano na? Kamsor pa rin? Kamnorte po. Kamnorte na po. Ah, Kalagbangan, Kamnorte. Saan yun? Yung sinisimbahan po yung... Sa Basod? Hindi po, dito lang po yung pinapanugaan po. Yung pag may... Kung may sakit po, doon pinapanuga, yung pinapanata po baga sa Tagalog. Uh-oh. Doon pinapanata pag yung naging may sakit. Doon po siya nakapanata. Simula po nung maliit pa siya, doon po na po siya pinanata. Ano lang po siya, parang kapilya lang po. Kalagbangan po. Yung gilid na po. Oo, nasa highway lang po. Mga Kalagbangan lang po. Ayan, Nay. So, Nay, ano po yung message mo kay Janine para sa kanyang ikabubuti? Kasi ano naman siya sa pag-aaral. Sobrang sipag niya kasi high honor siya. Ay, konti na lang, 94? Opo. 94 ba yung ano mo? Ano? Sobrang ano? Anong grade mo na? Grade 10 po. Grade 10. Ayan. High honor. Graduation ka? Graduation ka ngayon? Opo. Sa May po. Sa May. Anong message mo kay ano? Ilang po sa ano ko sa akin ko na sana po makatapos siya ng pag-aaral tapos po huwag nyo nang ulitin yung ginagawa niya. Lagi mo siyang kausapin ay. May bibigay po ako para sa inyo at sana makatulong ito. Galing po ito kay ano kay Tita
Terry and sa ating mga sponsor na si Edsy, ano? Ano yun? Edsy Charity. Ayan, mag-grupo po kasi sila. So ito kay Ma'am at Ma'am Terry, kay Tita Terry. Ayan, meron tayo ditong, ayan, pangdagdag po, 2,000, pangdagdag sa pambaon mo sa school. Thank you po. Ayan, para di po kayo, ano, mag-isip na. May konting tulong lang po. Ay. Salamat po, sir. Madaking tulong na po sa kanya. Kahit ang kanina pagdating niya, marami na po yung bibilhin ng mga gagawin na portfolio. Sabi ko, hanap-hanap lang mapakontrakta. Antay-antay lang kasi wala pong pera. Antay-antay lang po. Kanina po pagdating niya. Kanina maga po may pasok siya. Kaso pagdating niya, yun ang sabi niya agad, dami kong bibilhin, dami kong gagawin na project. Wala pa akong pambili. Dapat sa Biyernes, mabili ko na. Sabi ko, iyo. Hanap-hanap lang po. Sabi magkano yun, be, yung estimated mo na ano, na pang mga portfolio mo? 300 po, ganun po. Ah, 300? Tapos graduating nga ni po siya na may bayaran pa po siya sa, ano po siya? May pa po ako nakakabigay. Sabi ko, halak-halak lang. Antay-antay lang. Ano? Malay mo, magkakaroon. Okay. Tulad ganyan, may konting blessing na dumating. Sobra-sobra na po yun siya sa bayaran. Pero nating pambayad. Ano? Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat mga kalingap. Yan si Janine siya kasi nanay Aba. Ang kanyang, ito po ang kwento ni Janine, isang masipag na mag-aaral na may problema ng konti sa kanyang buhay. Sana, kasi sa sobrang hirap po kasi ito talaga ang nangyayari sa mga kabataan ngayon. Ano? Ang bilis nila na mag, ano no? Opo, sir. Hindi tulad sa atin noon, ano nai? Opo, sir, yan nga, itong kapatid niya, sinasabihin siya na bakit ginawa niya yun. Kasi sa atin na kahit wala tayong... Opo, sir. Diba? Ibang panahon kaysa ngayon. Kasi ako nun, hinahabol ko yung eskwela, hindi ko mahabol-habol eh. Ngayon sila na ano, ang ano ng mga kabataan ngayon ay ditulad nung kabataan natin, ano? Kasi yung mga kabataan ngayon, parang ang bilis na nilang sumuko sa mga problema. Parang ang bilis nilang mawala sa katinuan, ay hindi naman sa katinuan, sa ano, hindi nawawala sa focus, no? Nawawala agad sila sa focus, kung ano yung focus nila, nawawala agad sila. Hindi nilalabanan yung sarili. Ayan, Janine, ano, tibayan mo lang yung loob mo at may mga tao din na handang, may mga taong nagmamahal sa'yo, tulad sa pamilya mo, mga kaibigan mo, di ba? Kailangan talagang, isipin mo lang kung sino yung mga taong tutulong sa'yo. Huwag mong intindihin yung mga tao na ibabagsak ka. Iwasan mo sila. Kumbaga, huwag mo silang pansinin, iwasan mo. Para ano, di ba? Tuloy lang kung ano yung... Yung mga nagmamahal sa'yo, dapat dun ka lang. Dun ka mag-focus. Yung mga hindi naman nagmamahal sa'yo, tulad ng pinag-aanoan ka, iwasan mo sila. Kung sino yung toxic na tao, yun yung dapat iwasan mo. Para maging ano ka, maging maganda yung buhay mo. No? Kaya salamat po mga Kalingap, salamat sa ating mga sponsors, sila ano, sila Kalingap Prab, Kuya Bal, Ate Edna, siyempre ang K-Voice. No? Salamat po sa inyong lahat sa tulong kila ano. Yan sa mga titas natin diyan, maraming salamat. And sa EDSA Global Supporters, thank you so much. And diyan din salamat. Thank you po. Ayan, sobrang thank you. Bye-bye. Ayan, pauwi na po tayo. Ayan, ang bahay nila ay nasa itaas pa. Namundok pa tayo. Wait, baka di kaya gumulong ako. Paano pag umuulan? Maputi. Kailangan pag umag-plastic na yung sapatos para makababa. Di ba madulas din to? Plastic na yung sapatos mo, no?
Ay. Yan ang aso, no? Nakaabang na. Teka lang. Wait lang. Ayan po, doon tayo nang galing. Oh. Mataas na yun. Doon tayo. Ay, grabe. Grabe.